Nag-viral na miniature house, obra ng isang dating waiter mula Batangas City. Tunghayan sa report. Ang tumira sa isang simple at payak na bahay katabi ng mga puno at maaliwalas na pamumuhay ang isa sa mga pangarap at gustong muling balikan ng 33 anyos na si Daryl. Ang pangarap ni Daryl, isinakatuparan niya sa pamamagitan ng kanyang mga obra. Introducing Daryl's Miniature Houses. 2022 pa raw nang magsimula siya sa paggawa ng mga miniature house. Naging inspirasyon niya ang mga hamon sa buhay para gumawa ng maliliit na bahay. Ang pangunahing gamit ni Daryl sa kanyang mga obra, mga popsicle stick, wood glue, clear varnish at ang hindi raw mawawala ang mga hugot niya sa buhay. Last April, medyo na-stress na ako ng time na yon. Walang trabaho. Inisip ko pa, ano na ako ngayon. Then naisip ko, sa stress ko, binalikan ko yung hilig ko para dun mabaling yung atensyon at stress na nararamdaman ko. Para kay Daryl, ang bawat miniature house na ginagawa niya, sumasalamin sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Ang pinakahuli niyang obra na tinawag niyang kanlungan, nag-viral sa social media. Ginawa raw niya ito sa loob ng 2 buwan. Nagpapakita raw ito ng kanilang simple at payak na pamumuhay noon sa bukid. Hindi naman mapigilang maging emosyonal ni Daryl tuwing naaalala niya ang kanyang pinagdaanan noon. Nakatulong siya sa stress ko. Sa mga lungkot. Hindi ko inakala. Puro recognition. Ang aking natatanggap sa aking ginawa. Mas napamahal sa akin ang aking ginagawa. Nasa 13 miniature houses na ang kanyang nagawa. Lahat ng ito, nabenta na raw niya sa ilang kolektor mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, gumagawa rin si Daryl ng mga pen and phone holders na maaaring magamit ng mga estudyante. Ang ina ni Daryl, emotional din dahil sa tagumpay na nakakamit ng kanyang anak. Talagang hilig niya ang maggawa ng mga gayaan. Di pagpatuloy po niya ang kanyang mga ginagawa. So, kakaunla din naman ho ng kanyang sarili. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV.